Inuman o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo nakatutok pa rin sa ating palatuntunang break time. Ako po si Thea Petro Carpuz. Ito po si Ray Sibayan. Mamaya ho darating na po sila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Pilipino! Sabi ko sa iyo eh. At narito na ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong 4 ng Hunyo. Bulkan Canloon nasa Alert Level 2. Canloon City is inailalim sa State of Calamity. DOH nagdeklara ng Code White Alert sa mga ospital sa paligid ng Bulkan Canloon. Flirt variant ng COVID-19 kumpirmadong nasa Pilipinas na ayon sa Department of Health. Akusasyon ng China na tinutukan daw ng baril ang kanilang mga tauhan na China Coast Guard. Fake news ayon sa AFP. Bamban Tarlac Mayor Alice Go kumasa sa hamon na siya ay magpa-DNA test. 50 tauhan ng Bamban Police sinibak dahil sa ni-raid na illegal na pogo. Grupong Manibela nagkasa ng 3 araw na transport strike simula June 10. Luzon Grid muling nasa yellow alert dahil naman sa manipis na power supply. 10 taong gulang na batang lalaki natusta ha? Sa sunog habang natutulog sa Cebu City. Wala. Piman. Jukebox Queen Imelda Papin itinalaga ni Pangulong BBM bilang acting member ng PCSO Board of Directors. At narito na ang mga detalye ng ating mga balita na nanatiling nakataas ang Alert Level 2 sa ang kalagayan ng Bulkan Canloon sa Negros Island ayon sa FIVOX na nanatiling nasa estado ng increased unrest ang Bulkan Canloon matapos ang pagsabog nito kagabi at nagbuga ng usok at abo sa taas na 5 kilometro. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng sinuman sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Nakataas ang babala ng FIVOX na posibleng magkaroon muli ng panibagong steam o phreatic explosion ng Bulkan Canloon. Kaya pinapayuhan ng publiko sa paligid ng bulkan na maging alerto sa lahat ng oras. Nakapagdala naman ng FIVOX na may 43 pagyanig mula sa Bulkan Canloon sa nakalipas na buong magdamag. Ayon po kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, karaniwang hindi lumalagpas sa 5 ang volcanic earthquakes sa Canloon sa isang araw. Tumagal din ng 6 na minuto ang explosive eruption ng bulkan kagabi kung saan nagbuga ito ng plume na may taas na 5 kilometro. Isinailalim na rin po sa blue alert status sa Negros Occidental ilang oras makalipas ang Canloon eruption kagabi. Samantala, isinailalim na sa State of Calamity ang Canloon City kasunod ng pagputok ng Bulkan Canloon kagabi. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesperson Edgar Posadas, naabisuhan na sila sa deklarasyon ng State of Calamity pero kailangan pa nila ng opisyal na kopya ng resolusyon. Una rito agad na nagpatawag ng meeting si Canloon City Mayor Jose Chubasco Cardenas at tinalakay ang rekomendasyon ng deklarasyon ng State of Calamity sa lungsod. Ang ganitong hakbang ay naglalayong matiyak ang kaligtasan at tulong sa mga residenteng apektado ng pagsabog ng Bulkan Canloon. Alas 6:51 kagabi nang magkaroon ng explosive eruption ang Bulkan Canloon at nagbuga ng usok na may abo sa taas na 5 kilometro at tumagal ang pagsabog ng bulkan ng 6 na minuto. Pansamantala pong ipinasara ng city government ng Canloon sa Negros Oriental ang non-essential business establishments at tourism sites matapos ang pagputok ng Mount Canloon kagabi. Sa executive order na inilabas ni Mayor Jose Chubasco Cardenas, ipinatigil ng operasyon ng lahat ng mga non-essential business establishments na pasok sa 4-kilometrong radius ng Canloon Volcano. Tigil muna ang operasyon ng non-essential businesses simula alas 8 mamayang gabi.
So wala ang mga panggabing negosyo. Oo, wala muna. Oo. Oo, kasi delikado, mahirap din kapag gabi. Oo, so wala munang tunggaan. Dapat naman. Nasa state of calamity. Nasa state of calamity, no eh. Walang tunggaan. Tutunggaan pa. Priorities. Oo. Alam mo naman sa mga... Huwag naman kayong barik-barik. Ito po ay bilang pag-iingat sa posibleng malalang epekto na aktibidad ng vulkan. Natamatuloy ako sa misteryo. Okay. Kasi ikaw, nigugulat mo ako. Wala mo na itunggaan. Pagtutunggaan, nasa state of calamity. Ito yung probinsya. Delikado ho ang sitwasyon, mm-hmm. Kaya wala munang ganun, ha? Alam mo, kapag nakikita ko ngayon picture nung grabe yung Kanlaon. Nakita mo isang picture na merong para apoy-apoy pa sa ilalim? Yung isa, yan. Yung reddish. O, diba? Pag tinigam mo siya, parang ganda. Oo, ganda tingnan pero delikado. Pag picture pero, kapag ikaw yung nandun, ay, hindi yan maganda. Matatakot ka. Delikado yan, diba? Imagine mo, ma-engulf ka niya, nakatakot yan. Abay, 6 minutes. Na ganyan. Na dumadagundong. Oo. O mantakin mo yun? Mm-hmm. O, kaya mo ba yan? Kaya ba ng powers mo yun? Kaya huwag na kayong bumare. Kasi paano tayo tatakbo kapag susuray-suray tayo, di ba? Iba yung pag-iingat sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa may Kanlaon. Huwag muna. Wala muna yan. Wala. Mm-hmm. Sa iba pang balita, itinaas na ng Department of Health sa Code White Alert ang mga ospital at iba pang health entities na malapit sa Bulkang Kanlaon. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, agad nilang inatasan ang mga health official doon na ihanda ang lahat ng mga kagamitan para sa mabilis na responde. Nagpadala na rin kagabi ang DOH Western Visayas ng mga face mask, safety goggles, hygiene kits, jerry water cans at disaster relief tents. Nagpaalala naman ang kagawaran sa mga sakit na maaaring makuha mula sa mga abo na ibinuga ng bulkan. Nasa maigit daw po sa 210 pamilya o katumbas ng 1,500 individual nang nilikas daw po mula sa Negros Occidental dahil po sa pagsabog nga ho ng Bulkang Kanlaon kagabi. Ayon po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, 84 na barangay mula sa 10 mga lungsod ang apektado ng naturang eruption ng Bulkang Kanlaon. Naniniluyan po ngayon sa may evacuation center ang mga apektadong residente habang patuloy pang nag-aalboroto ho ang bulkan. Habang inaalam pa ng PDRMC kung mayroong mga nasugatan o nawawala dahil po sa naturang kalamidad. Natili nga po sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Samantala, balik normal na ang operasyon sa Bacolod-Silay Airport ngayong araw. Ito ang inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines nang matigil ang mga biyahe kagabi matapos sumabog ang Bulkang Kanlaon. Ayon sa KAAP, alas 11 ng umaga kanina nang magbukas muli ang counters ng Cebu Pacific habang alas 11:30 naman nagbukas ang counters ng Philippine Airlines. Inabisuhan naman nila mga pasahero na makipag-ugnayan sa kani-kanilang airlines para sa impormasyon ng kanilang flight. Pero kansilado ho ang ilang biyahe na eroplano ngayong araw dahil po sa pagsabog nga po ng Bulkang Kanlaon kagabi. Ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines, SOCAP, as of 9:45 a.m. ay nasa 66 na flights daw po ang kinansila habang higit sa 5,000 mga pasahero ang naapektuhan. Sa huling report, kansilado po ang ilang biyahe ng Cebu PAC, Manila patungong Iloilo at Bacolod, maging sa Davao patungong Bacolod, Cebu pa Iloilo at General Santos City. Narito ho ang ilang pa rin po mga flights na talagang kinansila po. Ano ho? Ewan lang natin kung may mga flights na po rito ang ibinalik na rin. Ano pa? Anyway, siguro mamaya mayroong update mula sa Cebu Pacific sa kanilang mga kinansila mga flights. Itong 5J461462 Manila Iloilo Manila, 5J463464 Manila Iloilo Manila, 5J465466 Manila Iloilo Manila, maging ang 5J475476 Manila Bacolod Manila, ang DG6460-6461 Cebu Bacolod Cebu, ang 5J2590 Davao Bacolod, 5J480 Bacolod Manila, 5J473474 Manila Bacolod Manila, huminga ka muna Misteya. 5J451452 Manila Iloilo Manila, 5J453454 Manila Iloilo Manila,
maging ang 5J248247, General Santos, Iloilo, General Santos, 5J164165, Cebu, Iloilo, Cebu, 5J696695, Cagayan, Iloilo, Cagayan. Naganunsyo din po ng canceled flights ang Philippine Airlines Express o PAL Express. Ito po ay sa mga biyaheng Manila patungong Cebu, Bacolod, Iloilo at pabalik at mga biyahe sa pagitan po ng nabanggit na lalawigan. Sa balitang West Philippine Sea naman tayo, itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na tinutukan ito ng baril ang matauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa opisyal na pahayag ng AFP, tinawag nitong Rules of Engagement ang paghawak ng armas sa mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, provocative at delikado ang paglapit ng CCG sa nakasadsad na naval outpost ng Pilipinas, kaya naka-alert to ang mga sundalong Pilipino. Reaksyon ito ng AFP sa akusasyon ng Chinese state media na tinutukan ng baril ang mga CCG personnel na inaangkin nitong teritoryo. Pero maging ang sarili nitong video ay hindi naman ipinapakita ang reklamong gunpointing incident. Naka-blurred. Hindi naman kitang-kita. Sila yung nag-blurred. Oh, saan yung pointing? Yun na eh. Oh, san, wala. Awan. So, tayo mas naniniwala sa ating Philippine Coast Guard. Idineklarang tagumpay nga, Ms. Thea, ng Armed Forces of the Philippines ang pinakauling resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon po kay Armed Forces spokesperson Colonel Francel Padilla, largely successful ang operasyon dahil naman sa may mga naisalbang pagkain ng militar matapos pong apat na round ng airdrop sa naval outpost. Ito po ay sa kabila ng pang-aagaw ng China. Ng mga na-airdrop na supply. Hindi naman para sa kanila yun. Ba't nila kinukuha? Para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nagresulta sa pagkasira at pagkalat ng ilan sa mga ito sa dagat. Sa press briefing sa Campo Aguinaldo, ipinakita ni Browner kung paano ho hinabol ng rigid hull inflatable boat ng mga Chinese ang supply na para dapat sa mga sundalong Pilipino. Ano ba naman yan? Bakit tinagaw? Sabi nga dito, parang pirata na yata yung ginagawa ng mga Chinese dyan. Ano, ha? Dahil sa naalarma umano ang mga tauhan sa unang beses na paglapit ng China ng hanggang sa 5 hanggang... Aba, yung lapit na. 5 to 10 meters. Ano, ha? Diyan sa BRP Sierra Madre, aba, syempre naman, na-alerto yung ating mga sundalo. Natural, dinampot yung kanilang mga baril. Ayun. Pero hindi naman itinutok. Ayun. Yun. Yun ang malinaw doon. Dinampot lang pero hindi naman itinutok. Apay kastamit, ti ano? Oo. Ba't ganyan yung itsura nung ating ano? Ang alin. Di, ano yan, actors. Talagang dilapidated na yan. Oo, nga. BRP Sierra Madre yan eh. Talagang... tawag doon na lakay? Isinadsad. Yun. Pero nagmukha tuloy lalong kawawa. Piman, kaasi. Diba? Ayan. Sila kay Dale dito na. Oh. Alright, salamat. Ibibigay pa natin iba pang detalye na ating mga nagbabagang balita. 50 tauhan ng Bamban Police sinibak dahil sa ni-raid na illegal na pogo. At Grupo Manibela nagkasa ng 3 araw na transport strike simula June 10. Habang ang Luzon grid naman ay nasa yellow alert dahil sa manipis na power supply. Pero parang malamig-lamig ngayon dito sa Metro Manila. 10 taong gulang na batang lalaki natusta naman sa sunog habang natutulog sa Cebu City. At jukebox queen Imelda Papin itinalaga ni Pangulong BBM bilang acting member ng PCSO Board of Directors. Sana hindi naman maging 1 linggong pag-ibig ang pagkakatalaga sa kanya. Naman, ano? Kasama niyo pa rin po, Thea Pecho Corpuz. Mamaya, sila kay Mayor Deo Macalma. At ikaw? Si Ray Siba. Pilipinas, ang oras, 24 minutos, makalipas ang alas 4. Oras, sa ganap na alas 4.31. Maraming salamat, Lakay Ray. Ako po si Deo Macalma. At balikan natin ang detalye ng ating mga balita. At pumasok na pala. Ang landi namang COVID ito, ha? Nakapasok na sa Pilipinas ang flirt variant ng COVID-19.
Ito ang kinumpirma ng Department of Health matapos na matukoy ang subvariant KP.2 na nakita sa ilang bagong kaso ng COVID-19. Ayon kay Assistant Health Secretary Albert Domingo, ang pinakamaagang tinamaan ng flirt variant ng COVID ay nangyari noong pang buwan ng Mayo. Naniwala si ASEC Domingo na posibleng meron ng mas maaga pang tinamaan ng flirt variant pero hindi agad natukoy. Ang KP.2 flirt variant ay patuloy na binabantayan ng World Health Organization na pinangangambang kumalat na naman sa buong mundo. Sa iba pang balita, handa si Banban Mayor Alice Go na magpa-DNA test. Ayon sa kampo ng mayor, walang problema sa kanila ang pagpapa-DNA test. Ngunit hindi malinaw kung ang tinutukoy na DNA ay kay Wen Yi Lin o kay Amelia Leal na sinasabing ina ng alkalde. Una ng hinamon ni Senator Sherwin Gatchalian si Go na sumailalim sa DNA testing kasama ni Wen Yi Lin na pinaghihinalaang totoong ina nito. Samantala sa PCSO, tagal na ito. Minsan dumarating sa buhay mo. Hi Imelda, congrats Manay. Minsan lang ganito appointment, huwag mong tatanggihan. Ay di mo itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos ang veteran singer at Marcos loyalist na si Imelda Papin bilang direktor ng PCSO. Manumpas sa kanyang tungkulin si Imelda Papin sa harap ng Pangulong Marcos ngayong araw sa Palasyo ng Malacanang. Sa panayam na media kay Imelda Papin matapos ang kanyang oath taking, sinabi nito na plano niyang maglunsad ng programang isang linggong serbisyo. Kala ko isang linggong pag-ibig. Lunes! Samantala, hindi pa isina sa publiko ng Malacanang ang iba pang detalye ng pagkakatalaga ng veteranang singer sa kanyang posisyon sa PCS. Oh, o anyari sa Imelda? Lumusog ka ng todo. Si dating si Imelda Papin ay dating vice-gobernador ng Camarines Sur at tumakbo bilang gobernador. Pero siya ay hindi ni sinuwerteng manalo. Bumalik siya sa entertainment industry bago ang appointment niya bilang director ng PCSO. Imelda, congratulations! Lakay, kung merong appointment, meron namang sibakan dahil siniba ang halos buong tauhan ng Bamban Municipal Police Station sa Tarlac. Ayon sa dalawang magkahiwalay na source ng PNP Press Corps, inalis sa pwesto ang mga polis kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa issue ng niraid na pogo sa Bamban. Kabilang dito ang higit 50 polis na pinalitan na umano sa pwesto kahapon para isailalim sa training. Sabi ng isa sa mga nakausap na general ng media, galing sa mga karating bayan ang mga ipinalit na polis sa kani-kanilang pwesto. Hindi naman kasama sa mga sinibak ang bagong hepe ng Bamban Police na katatalaga lang umano sa pwesto pagtapos ng raid sa Pogo sa pagpasok ng 2024. Standby Raymond, standby Grace, standby Vala Gonzalez. Samantala, iginit naman ni Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo na wala siyang koneksyon sa anumang Philippine offshore gaming operators o pogo at mga illegal na aktibidad. Sinabi ng mayor na wala siyang kaugnayan sa Zuno Yuan Technology Incorporated na inireklamo ng human trafficking at illegal detention. Ayon sa abogado ni Guo na si Attorney Nicole Hamilia, hindi para nagutan niya ito ng pagko na nagbigay ng lisensya sa mga pogo. Wala rin anyang ginawa si Mayor Guo na ituturing na manifest
partiality at gross negligence na siyang elemento ng paglamag sa anti-graft and corrupt practices. Sinabi pa ng abogado ni Mayor Go na nag-i-issue ang ng permit. Ang LGU sa Zun Yuan ay base sa rekomendasyon ng PAGCOR. Pero ang DILG pinakikilos na sa kaso ng Mayor Alice Go na kasabwat ang nasabing mayor sa Pugo sa Bambana, Tarlac. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28. Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor, go ahead, Raymond. Raymond, on air ka na. Go. Yes, sir. Yes, Mayor, ipinaubaya na ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada sa DILG ang pag-iimbestiga naman sa mayor na umano'y kasabwat ni Mayor Alice Go sa operasyon ng Pogo sa Bambang Tarlac. Sa kapian sa Senado, sinabi ni Estrada na tumanggap ito ng mapagkakatiwalang impormasyon na may isang local official sa Pangasinan na kasabwat ni Mayor Go. Yes, I just received a very, very reliable information that her partner is a public official. Sabi ng mayor ng isang maliit na bayan sa Pangasinan. And according to my bubuit, siya yung nagpapatakbo ng POG operations ng owned by allegedly kay Mayor Alice Go, doon mismo sa Bamban. Sa kanyang pagkaalam ay alam na ng DILG kung sino ang tinutukoy na mayor at tiyak na pinaimbestigan na siya. Nakahanda ang senador na ibigay ang pangalan kung tatanungin siya ng mga taga-DILG. Bukas ay magsasagawa ng closed door hearing o executive session ng Senate Committee on Women and Children sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon sa ni-raid na Pogo sa Bamban. Narito muli si Senator Jinggoy Estrada. It's up to the DILG to have their own investigation. Of course, I will not meddle with their investigation. But if they want to ask the name from me, I will divulge the name. Kasi mahirap i-divulge sa media kasi baka i-deny eh. Baka i-deny ka agad eh. Lagi ng pahayag ni Senate Pro Tempore Senator Jinggoy Estrada. Para sa Kamayan sa Pilipinas, DZR. Raymond. Mayor. Ano nga sabi ng bubit ni Senatora Jinggoy, 'di ba? Pagka yung aking bubit ang nagre-report eh, nagbibigay ng clue. Wala bang clue? Oo. Nag-moonlight yung bubit mo, Lakay. Basta ang clue daw niya ay mayor sa isang bayan diyan sa Pangasinan. Hindi ko alam kung yung mga impormasyon na nakararating din sa mga mukhang dumami ang bubuit ngayon. Nagkalat ang bubuit, Lakay. Nagkalat na rin ang bubuit ngayon, ha? Pati mga senador, may mga bubuit na rin. May mga impormasyon. Yung kasing hindi ko rin alam kung pareho yung binabanggit na yung mayor na taga Western Pangasinan, mayor malapit ng kadagat ang kanyang bayan. Wow. Yung yun nga yung kinukwento mayor na sinubukan talagang harangin yung dalawang raid na nangyari doon sa Bamban Tarlac, dalawang magkailang buwan lang ang pagitan na mayor at laging naroon yung mayor na ito sa Pangasinan sa Bamban. Ayan, gwapo ba yung mayor? Ay! Bata pa, may edad. Lalaki, babae, ganyan. Siyempre, lalaki. Lalaki. Boyfriend eh. Lalaki. Gwapo daw ba? Chinito din ba? Depende kung sino nakatingin na. May picture ka ba? Sabi nila ay beauty is in the eye of beer holder. Beer holder? Gwapo pag madilim, Lakay? Ano ba yan? Ayan. Kasi siyempre, yung iba yung gwapo kay Ms. Thea, baka naman iba yung tingin ni Mayor kasi gwapo. So, magkaiba yung... Pero ito medyo maputi yung picture na nakita ko. Ano ba 'yan? Yung padala mo yung picture. Pasend nga dito para ma-figure natin kung gwapo. Pakita natin yung mata. Ayan. Ay, chinito din, Lakay. Chinito ba o moreno? Ah,
maputi. Mestizo, chinito. Hindi ko alam kung hindi na Photoshop yun. Tingnan, tingnan yung laki Raymond. mga anong edad? Na Photoshop yun. Kaedad ba ni Mayora? Hindi, medyo may mas edad na. Mas edad sa kanya. Ah, ngayon. Okay. Dati bang pulis? Dating militar? Hindi ko alam yung background. Ah, ganun ba? Nakakaba naman yung mga ano tanong nila kay. Sige. Sige, hintayin na lang natin. Isan mo na lang dito sa amin para makilatis natin mo siya nga. Mm-hmm. Kung kilala mo na kay, kung hindi yung bulong ng bubik mo. Kung itatanong ko sa mga taga Bamban Tarlac, kay Nol Rodriguez, kung nakikita niya si Mayor ng Pangasinan doon sa Bamban. Sige, Mayor, malalaman din. Bukas, magkakaroon ng executive session, baka may mga additional information kung sakasakali nalilitaw. Kaya lang, medyo tiyak na maigpit yung rule doon dahil nga executive session. Ay, mga law enforcement agencies naman, yung mga aaharap bukas, kasama na yung DOJ, DILG, at saka yung Anti-Money Laundering Council, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor, at Ms. Taya. Ito na lakay, baka mas may update tayo dito kung anong itsura ng mayor mula Pangasinan. Mm-hmm. Dahil i-update tayo kung ano na ang sitwasyon sa Bamban Tarlac Municipal Hall ni RH25, Grace Ansano. Grace. Andun si Grace. Mm-hmm. Lakay, Deo, at sa inyong dalawa dyan, business as usual dito sa roob ng munisipyo ng bayan ng Bamban. Marami pa rin dumating simula kaninang umaga, mga mag-aayos na mga papel nila, iba't ibang mga departamento, sa local civil register, yung accounting nila, all in place. Nandoon, may mga empleyado intact. At kaninang umaga, dumating... Wala ka bang video kung tuloy ang servisyo ng Bamban Municipal Hall, LGU? Tuloy, andyan, nag-send ako sa atin. Kulay pink ang pintura ng munisipyo, ha? Puting-puti. At pasado alas 4:30, dumating na dito si Acting Vice Mayor Leonardo Ding Anunciacion. Acting Mayor? Acting Mayor, kamo. Sa loob ng 6 na buwan, matapos nga na bumaba yung suspension order dito sa kanilang mayor na siya Mayor Guo, Alice Guo, at yung dalawang kasamahang empleyado dito sa munisipyo ng Bamban. So sa ngayon, patuloy tayo nag-aantabay dahil any moment kahit maaari natin makasanayam itong acting mayor ngayon ng Bamban. Pero kanina may mga na-interview ako, masakit sa loob nila ang nangyayari dito sa kanilang bayan dahil maituturing daw nila na nito lang nila naranasan yung ganitong mga pagkalinga at pagtulong. Sa katunayan, hindi mabilimutan nitong itong nakausap ko kanina na yung panahon daw ng pandemic, wala silang gutom, wala silang takot noon kahit naka-lockdown dahil dumadating daw muli yung sinariwa na dumadating yung karne ng baboy na tulong mula kay Mayor Alice na noon ay hindi pa mayor ng mga panahon yun. So sa ngayon, ang tabayanan, kanina galing din ako doon sa police station ng Bamban. Dumating na ang 49 na mga itinalit doon sa mga na-relieve sa mga pwesto ng mga pulis noong nagkaroon nga ng pumutok ang issue ng Pogo dito sa bayan ng Bamban. Maraming mga pulis, lahat ng pulis tinanggal. Maliban lamang doon sa Chief of Police na noon pa lang pumutok ang istorya ng pagkakaroon ng operation dito nga sa bayan ng Bamban, itong Pogo, ay pinalitan agad. So sa ngayon ay medyo pinig pa rin ang tikom pa rin ang bibig ng matataas na opisyal dito nga sa Tarlac, siguro sa issue na ito. Maging ang regional command, kanina pinipilit pa rin makontak kung ano ang kanilang statement dito sa nangyayaring ito sa pagkaka-read noong mga tauhan ng PNP. Bamban. Lakay Deo. Ayan. Yung mga nakausap mong taga-Bamban na mahal nila talaga si Mayora Alice. Totoo ka dyan, Lakay Deo. Lahat halos, nasa 12 yung aking mga tinanong na mga nagpunta rito para mag-transact ng kanilang mga dapat asikasuhin sa pag-aayos ng mga papel nila whatsoever. Yung iba't ibang mga, alam mo naman, sa munisipyo, napakaraming nag-aayos ng mga papel sa accounting,
sa kanilang Enro at dito sa local civil registrar. Talagang mahal na mahal yung firm na yan. Oh, yan mahal na mahal. Narinig ko sa kanila. Mahal na mahal nila ang kanilang mayor. Yan yung sinasabi ng mga residente. Bukod ba sa kanilang baboy, namimigay din ba si mayor ng ampaw kahit hindi Pasko? Pag Pasko, talagang masaya raw sila. Sa mga panahon na naranasan nila ang Pasko, eh, hindi lang nila naramdaman yung kalinga ng isang mayor sa kanila. Wala ka bang nakita mga placards diyan o mga anong mga karatula? May mga sabi na aking bubit eh. May mga nagkalat daw diyan na "We love you Mayor Alice." Mga ganun. Din sa Bungad, mayroon ako napansin doon sa Bungad. Pero dito sa loob ng munisipyo, wala akong nakita. Doon sa mismong highway, mayroon ako napansin doon. "We love you Mayor Alice Guo." Okay, sige. Oo. So, nasaan si Mayora ngayon? Saan ba ang bahay niya dyan sa Bamban? Actually, hindi rin natin... may tanungin nga tayo. Sir, may tatanungin lang ako. Saan ba ang bahay ni Mayor Alice Guo dito? Virgen de los Remedios. Ah, sa Virgen. Saan? Remedios. Virgen de los Remedios, sa Lakay. Saan yung Virgen? Poblasyon ba yan? Oh, sa barangay, J. Ili, J. Barangay. Barangay Lakay. DJ Piger eh. Oo. Teka, although hindi naman ito nag... wag ko robang gitin ang pangalan niya, Lakay. Pero nakatak po eh. Matanong natin, taga rito to, kumusta si Mayor Alice Guo sa inyong paningin? Kung as a mayor... siya ay isang napakabuting mayor. At she's great sa pamamahala niya sa buong lokalidad ng Bamban. Kaya kahit na isa siguro, swera na lang kung kalaban niya sa politika, eh walang makapagsasabi sa kanya ng isang katagana o isang salita na negatibo. Kasi umaga pa lang umiikot niya sa mga barangay. Tinatanong niya ang mga kabarangay niya, yung mga iba-ibang mga barangay, 15 barangay dito, iniisa-isa niya araw-araw upang sa ganun malaman niya kung anong kalagayan ng kanyang mga nasasakupang mga mamamayan dito sa, of course, munisipalidad ng Bamban. Reisa, tanong kay Kuya kung sa kanyang barangay ano ang nagawang tulong magandang naitulong sa kanila ni Mayor Alice Guo. Medyo konti pa lang doon sa kanyang barangay kasi alam mo naman ilang buwan pa lang siya na nakaupo. Ay, ilang taon? Oo, magdadalawang taon pa lang siyang nakaupo as mayor. First termer na mayor siya ng munisipalidad. Pero kilala niyo siya nung bago tumakbo na mayor dito. Doon sa mga kabarangay niya, mismong Virgen de los Remedios, ay kilalang kilala siya nung kanyang kabataan, nung bata pa lang siya. Kaya lang, yung mga nakalaro lang niya at the same time. Pero yung hindi niya kalaro, siyempre hindi siya kilala. Hindi naman siya nakalaro nung bata-bata pa lang siya. At tulad nung tugon niya sa mga ginagawang pagtatanong, totoo namang nandoon siya nung kabataan niya. And then after that, siguro yung mga magdadalaga na siya, siyempre nag-aaral na yan o lumalabas na yan sa munisipalidad, hindi na natin alam kung saan-saan na siya nakarating at nakaabot. Kuya, hindi ba nag-aral sa Bamban Elementary School? Ang pagkakaalam ko po, wala siyang kahit na anumang record within the municipality, within the province, na siya ay nag-aral sa anumang elementary school o secondary school in the province. At yun nga po, maraming mga katanungan hindi masagot dahil hindi naman niya siyempre sinasabi kung ano ang mga bagay-bagay na kanyang siguro dapat itagot o ano man na bagay na dapat niyang ilahad sa tao. Kuya, marami siyang mga bagay-bagay na itinatago. Apo, isang tanong na lang. Ayan, sino po yung mayor ng Pangasinan na madalas sa pumunta dyan? Totoo ba yun? Ang balibalita lang po kasi yun eh.
Mm-hmm. Pero wala naman pong pagpapatunay mm-hmm. na meron nga daw po siyang mayor na kaibigan mm-hmm. na naging kasakasama. Mm-hmm. Yan po ay napaulap na lang nung siya ay naging mayor na. Eh sino yung sino mayor na nagpupunta diyan? Wala naman pong binabanggit ng pangalan ng mayor. Mm-hmm. Anong lugar kaya? Napaulap lang po siya ng Pangasinan. Saan daw po sa Pangasinan na kuya? Hindi naman po binabanggit. Ah, hindi rin binabanggit. Bayan ng Pangasinan. Okay, kuya. Maraming salamat. Ayan. Salamat din po. Okay, Grace. Okay, Lakay Beyo. Salamat sa ating nakapanayam. Alam mo, Lakay Beyo, medyo napansin natin dito talaga. Marami yung tipid magbigay ng salita. Buti na lang napapahid ko to na mahata. Panayam. Anyway, ang tabayan na namin, ito kami sa pinakampintuan ng tanggapan ni, ito yung tanggapan mismo ni Mayor Alice Guo, mm-hmm. na ngayon, ang magagamit na nito, syempre, yung acting mayor na dating vice mayor, si Leonardo. Leonardo. Yes. Leonardo, ano full name? Leonardo, ano na nga ba? Guo. Hindi ba? Sa Bali. Alam mo ba, Lakay Beyo? Itong acting mayor ngayon ay bali, nakatatlong term. Sino? Tatlong term at mayor dito sa bayan ng Bamban. Okay. At ito yung unang term na siya tumakbo bilang vice mayor. At buong slate nila itong si Mayor Alice Guo nanalo nung nakalipas na election. Yan, running mate niya pala. Okay. Ang pangalan ng acting mayor ngayon ay si acting mayor Leonardo Anunciacion. Anunciacion. Hala. Abay, kapangalan ng mayor na namin sa ano, sa pinili, ha? Old na first name niya yon, Anunciacion. Leonardo Anunciacion. Okay, maraming salamat, gracia. Buenas tardes, muchas gracias. Okay, Lakay Deo. At sa iyo dyan. Kaling. Yan muna yung ating update. Ito, CRH25, Grace Vera Sonsano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Muchas gracias, Grace Vera Sonsano mula sa Bambana, Tarlac. Mabalikan pa natin lang pang mga report. Standby, Val Gonzalez. Standby, Miss Alia Catlo de Forte. Malungkot na balita, mga kuya, dahil ang sabi nating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Ako! Sumadsad pa ang halaga ng piso kontra dolyar. Mm-hmm. Wow! Magkano na lang, kuya? Nagsara sa palitang 58 pesos and 71 centavos wow. kada dolar. Mm-hmm. Abay, ito na ang pinakamataas. Kahapon na naging 58.68. Mm-hmm. Eh sabi ko dun sa ating business correspondent, eh, anong dahilan? Ba't buwabag sa kahalaga ng piso, ha? Bakit daw, Lakay? Eh ang sabi nila, Lakay, ay parang ang rason kaya buwabag sa kahalaga ng piso mm-hmm. ay geopolitical tensions. Oh! Oras, Miss Thea. 5 minuto bago mag-alas 5. Hapon kay Engineer Gaspar Badillo, ba? Advance happy birthday daw, Engineer, sabi ni Kuya nga Dado Melegrito, ha? At kailangan daw ay magpainom ka, ayan. Magpainom ka ng RC Cola. Nakapag-break ka na ba, Engineer Gaspar? Nakapag-relax ka na ba? Sabayan ang break time na malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, may sarap na babalik-balikan. Affordable dahil 24 pesos lamang po ang SRP niyan. At ang damdaming bayan, pati na ang break time, sarap ng RC Mega. 24 pesos ang SRP. Kaya para sa mga nainitan dyan, RC Mega lang ang katapat dyan. Balikan natin ang mga reporta, Ms. Thea. Minor lahar flow, posibleng mangyari sa pagsabog ng Bulkang Canlaon. Idetalye mo ang balita, RH5 Val Gonzalez, Val. Ms. Thea, Mayor, hindi inaalis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOCSA ang posibilidad na maring magkaroon ng bagyang lahar flow sa palibot ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Pero ito ay sa sandaling bumuhos ang malalakas na mga pag-ulan malapit sa bulkan.
Sa katatapos na press conference dito sa tanggapan ng FIVOX, sinabi ni Chief Science Research Specialist Maria Antonia Bornas na manipis lamang ang naibugang ash flow ng vulkan mula nang ito ay pumutok kagabi. Wala rin aniyang digasing na nakikita sa ngayon sa vulkan na kinakikitaan ng bagyang pamamaga sa palibot nito. Gayunpaman, mananatili aniyang nasa alert level 2 ang vulkan hanggang hindi nagbabago ang mga pinagpapatayang mga parametro. Dahil dito, patuloy ang paalala ng FIVOX sa mga residente, lalo na sa mga local government units na mahigpit na ipatupad ang 4-kilometer permanent danger zone. Samantala, sinagot din ng FIVOX ang aligasyon ng Chief ng Public Information Office ng Canlaon City na hindi raw sila naimpormahan sa pagsabog ng vulkan. Paliwanag ni Bornas, araw-araw ay may mga mahahalagang impormasyon silang nakapost sa lahat ng social media account ng FIVOX na nagsasaad na nasa ilalim ng Alert Level 1 ang Canlaon sa loob na ng ilang mga buwan. Bukod aniya, na napakadali itong makita at accessible sa publiko, maaari namang makipag-ugnayan din ng LGU o sino man kung may klarifikasyon silang nais malaman. Kasabay nito ay pinagmalaki din ng FIVOX na ang Mount Canlaon ay isa sa mga bulkan sa Pilipinas na heavily monitored na mga state-of-the-art equipment bilang bahagi ng modernization program ng pamahalaan. Mula rito sa tanggapan ng FIVOX sa Quezon City, para sa Kauna-Unahan sa Pilipinas, DJRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Bago ang balitang showbiz, matimo natin ang happy wedding anniversary si Noble High Sharif, Worshipful Master Tiger Casanova. Wow! At ating Richie Casanova ng Oriental Mindoro. At grand reunion naman ng Firmalo Clan sa Romblon, gaganapin sa June 9, Linggo, sa Odyongan, Romblon, ayon kay Mayor Trina Firmalo Fabik ng Odyongan. At panawagan din mula kay Bishop Efraim Fautagana. At pinapaalam po sa mga kamaganakan, kaibigan, dahil ang pamilya ni Maripaz Astilla Verdadero na Alfonso Cavite, ipinapaalam po na siya ay sinundo na ni Lord at nakaburol sa kanyang tahanan sa Barangay Sikat, Alfonso Cavite. At ang nagpapabot ng pagkiramay si Mayor Joy Peñano sa pamilya Verdadero. Our condolences. At eto naman, Miss Thea, ang maganda rito. Abay, kailangan ni batiin natin yung mga nagsisipag graduate ngayon. Abay, congratulations sa mga graduates ng nasaan yung kwan natin. Yung music natin ng ako na lang kay live. Abay, dapat lang i-congratulate natin dahil ito ay gagraduate pa lang ng cum laude. Wow! Abay, si kapangkin natin itong mga brethren. Si John Megan Soriano, magna cum laude, AB Sociology ng University of Santo Tomas. Ang kailangan graduation sa Lunes, June 10. Mm-hmm. Ito pala ay anak ni Kuyang Joey and ating May Soriano ng Lawaglad sa number 71. At congratulations din kay Clara Victoria Bautista. Aba, apo ito ni Tata Clement. Graduate with honors. Aba, yun ang kailangan natin. At congrats din kay Cross Armamento, grade 6 science class at top 8. Ayon kay Daddy Judge Glenn Armamento. Congratulations. At ito para sa mga taga-Isabela, ha? Abay, maganda ito, Miss Thea. Bakit lakay? Dahil ang mga Taiwanese pupunta dyan sa Isabela sa June 7. Ito ay Biyernes, ha? Nangailangan po ng mahigit 2,000 manggagawa dyan sa Taiwan at ang Manila Economic and Cultural Office o MECO sa panguna ni Chairman Silvestre Bebota Velio III ay sasamahan po ang mga Taiwanese
na mag-i-interview sa mga aplikante. Ayan, 12 Taiwanese employers ang mag-re-recruit ng mga manggagawa mula dyan sa Ilagan City, Isabela. Ayan, mag-apply kayo, huwag kakalimutan. Ito po ay sa June 7, araw po ng Biyernes. Sabi ni Dr. Ruel Aguilar, siguro kung magsasaklayan, malit na tupada yan, matagal nang hinuli yan si Mayor Guo. Yung sakla. Eh kaya lang, eh, Mayor, may padrino pang Mayor. Ayan. At binabati natin si Congressman Brian Yamsuan. May binabati ng mga taga BF Homes. At binabati natin si Romel Cabanela at pareng Noel Rodriguez at si pareng Manding Bahakan, sabi niya, Miss Thea. Bakit gumakanta si Miss Thea Corpus? Ayan. June na eh, malamig na lakay. Ah, ganun ba? Ano daw ba sikreto mo, ha? Secret! Showbiz, Miss Thea. Teka, batiin natin. Baka ito ang sikreto, lakay na malupit din. Batiin mo natin yung mga taga Bulinaw. Ayan. Ay, hello po! Ano mga product sa Bulinaw, lakay? Sa Bulinaw ba, Ilocano ba dun o Pangalatok? Oo, ayan. Antutan. Ayan. Ay. Sino yan? Ayan, ayan. Oh, oh. Showbiz, Miss Thea. Ama ni Ninyo Mulak na si Alex Mulak. 52 taon ang agwat ng edad sa kanyang girlfriend. Bakit? Biyudo na ba itong tatay ni Ninyo Mulak? Oo nga. Wow, no? Talo si ano? Tinalo si Vic Soto. Si Governor Dodo Mandanas ng Batangas. Baka yun ang sila yung mga friends. At saka si Bossing. Oo. Ilang years mapagitan ni Bossing tsaka kay ano? Parang 40 plus din lakay. Oo, oh, ito 52. Ito 50s. Grabe, oh, ha? Oh. Parang apo na sa tuhod dito. Itatali mo nga ang balita, Aliyah Ikatlo the Fourth. Lakay at Miss Thea, tama kayo, no, bukod kay Batangas Governor Hermilando Mandanas ay may karelasyon din itong ama ni Ninyo Mulak na si Alex Mulak sa isang babae na 52 years ng kanilang agwat. Turning 82 years old na itong si Alex habang ang kanya namang girlfriend na si May ay turning 30 years old. Ayon sa panayam ng pet ni Ninyo, nakikita nitong masaya ang ama sa piling ni May. Sa katunayan, lakay at Miss Thea, 10 years na ang kanilang relasyon na nagsimula noong 2014. Mm-hmm. At kung titignan natin ang looks nitong si Sir Alexander Mulak, ay hindi mo aakalain na mag-82 years old. Oo nga, ano? Parang mga... Bagets mga 60s lang. Parang mga 60s lang ito sa itsura, ha? Si Alex Mulak, lakay at misaya, ay nakapagpatayo na noon ng kanyang sariling movie production company, ang The Wonders Film, na nagpo-produce noon ng blockbuster movies ni Ninyo noong child star pa ito. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Teka. Ituloy sa pagbab... Yes, lakay. Kailan sila kinasal? Kinasal na ba sila? Lakay ang sinabi lang ni Ninyo Mulak, eh, 10 years na daw. 10 years magkarelasyon. Nag-start noong 2014. So, kinasal na? Hindi pa. Walang sinabing gano'n lang. Basta magka-relasyon for 10 years. Live-in lang. At saan nakilala niya itong show tayo? Magets eh, wala kayo. Oh. Tsaka fresh ha. Baka nagka-Clarence MD din like me. Kaya laging fresh. Laki hindi na inusisa yung tungkol sa kung paano nagsimula ang kanilang relasyon. Love affair. Pero kanina lakay tinatanong mo kung may asawa ba noon si Alexander Mulak. Ang lumalabas dito ay ang ina ni Ninyo Mulak ay si Rebecca Roca. Kung tama ako ng pagkasabanggit. At siya ay? Sila ay? Artista rin. Ano, hiwalay na? Hiwalay na siguro sila ngayon. Dahil meron na ngang May si Sir Alex ngayon. Okay. Maraming salamat, Miss... Aliyah. Back to you, Lakay at Miss Thea. The road is long. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo the Fourth.
Ay, good morning, good afternoon, Mr. Cesar Lee ng Toyota Alabang. At yan ang kabuhan natin pala tuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Lakay, there's always room for love. Mm. Ako po si Thea Petro Corpus. Kala ko sabihin mo, age doesn't matter. Oh. Love is blind. Nuts! Susunod na mabalansyadong balita. Parang si Henry Ure, pagka umibig yan, love is blind. Naku po! Kasam si Miss Kay, Karen Oyong. Siya po ay nag-aral sa UP at ipinanganak sa Baguio City. Taal na Pilipino. Yes. Bye-bye. Ingat. Stay safe. He's a welfare.